Heto na nga pong balitang entertainment. Malapit nang magharap sa Batang Quiapo si Natanggol na ginagampanan ni Coco Martin at si Pablo Caballero na karakter naman ni Elijah Canlas. Pero maghaharap ang dalawa sa larong bilyar. Ang tanong tuloy ng marami, magiging magkaaway kaya sila o magkaibigan? Sa episode ngayong araw o kahapon po ito, kagabi, ano? Sa episode nga po kagabi, magkakabanggaan ang dalawa matapos harangin ni Tanggol ang grupo ni na Pablo sa pinagtatrabahuhan niyang bar. Abangan po sa Batang Quiapo alas 8 ng gabi sa TV5. Si Supremo hinahanap ko. Hindi ba nagbibilyar dyan? Wala pa. Hindi nila kasama si Supremo na nagbilyar. Oo. Nasa! Niliwanag po naman ni Bossing Vic Soto. Good morning, Bossing! Na hindi kailanman nila naging kaaway ang katapat na noontime show na It's Showtime. Gate ni Boss Vic, katapat nga nila pero kaibigan ho naman nila ang It's Showtime. Biro pa niya, iba raw ang kaaway nila. Ang importante raw, patuloy silang nagpapasaya ng tanghalian ng mga Pilipino. Tama, daw na rin po sinabi ni Joey De Leon na hindi nga nila kaaway ang katapat na noontime show matapos pong kumalat ang chismis na nalulugin na po raw ang Itbulaga. Ay tama naman. O, mas maganda nga ay marami kang choice. Oo, diba? Para may choice para nga may yung ating viewers. Correct. Samantala, nangunguna ang kantang pantropiko ng P-pop girl group na Benny sa Billboard Philippines chart. Sa ika-anim na linggong kasama, o sa ika-anim na linggong nga nakasama po sila sa chart, nasa second spot ang pantropiko. Ang isa pa nilang awitin na Salamin Salamin nasa ika-apat na pwesto. Ang dalawang kanta naman ay nakatulong sa Benny na maabot ang 1 million listeners on Spotify. Ayan. Samantala pa rin po, nagbabala naman ang management ng BGYO at Benny. Nakakasuhan nila ang nagpapakalat daw po naman ng fake news tungkol sa dalawang grupo. Pero hindi yan ikinagalak ng ilang fans ng Benny dahil sangkot daw sa iba't ibang issue ang ilang miyembro po ng BGYO gaya nga po ng umano'y cheating. Kasi nga po yung nag-viral kamakailan po ang video ng ilang pong Benny members habang sumasayaw ng pantropiko sa birthday party po ni BGYO member Jello. Dahil dyan nag-trending online ang hashtag na disband BGYO. Napahayag po naman ng Star Magic, nagbabala sila na posible hong makasuhan ng cyberbullying at libel ang nagpapakalat ng mga bintang. Fake news. Inilabas naman ng OPM band The Sponge Cola ang kanilang bagong awiti na tatlong buwan. Inspired daw ito sa hit K-drama ngayon na Queen of Tears. Wow! Tungkol ang kanta sa tao na kayang maghintay sa kanyang special someone para maiparamdam ang unconditional love. Magkakaroon din ng music video na shinoot pa ha sa South Korea. Shinoot talaga. Shinoot pa ha? Oo, shinoot talaga siya. Shinoot nga ha? Oo, ishinoot eh. Pwede bang kinunan? Oo, nakinunan nga po sa South Korea. Shinoot. Shinoot eh. Oo. Wow. Ayon sa vocalistang... Na-shoot naman. Na-shoot naman. Okay. Oo, kasi nga malapit na ipalabas. Ayon nga po sa vocalistang si Yael. Shinoot ha? Shinoot. Oo. Mamaya sa sports may mga shinoot din. Pero marami ang broken hearted ngayon. Kasi may muntikang manalo tas na-shoot eh. Opo. Iba naman yun. Iba na yun. Shinoot. Ay, iba yun! Hindi, walang ganun. O ito, ayon nga po sa vokalistang si Yael, hindi niya raw matiis na hindi gumawa ng kanta sa ganda ng kwento ng Queen of Tears. Mm-hmm. Mapapakinggan ang tatlong buwan sa lahat ng streaming platforms nationwide. Fed Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.